Magandang gabi po. Magandang gabi po, sir. Kumusta na kayo, Julie? Sir, ginapit po kayo, sir. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi po. Naalarma kami doon sa ano, nakausap namin yung kapatid mo pala, Kuya Julie. Oo. Anong pangalan nun? Si Ami po. Oo, nakausap namin na sa abroad siya. Opo. Iyak mang iyak. Nag-aalala sa iyo. At naikwento niya rin sa akin na may history pala talaga kayo ng ganun. Na nagpapakitil yung sariling buhay. Sasama ka namin sa Maynila. Sasama namin kayo. Tapos doon tayo maghanap ng doktor na titingin ulit panibago sa mata mo. Tapos kung ano yung makakaya namin tulong hanggang sa ikaw ay ano, makakita ulit. Detalye ko po sa inyo kung nasaan kami at kung saan kami papunta. Ano po mga kabisnes. Pagsamantala ay mapagpalang araw po sa atin lahat. Sabayan niyo po muna kaming kumain. Ano po? Kain na. Kain na. Tayo. Lord, maraming salamat po sa blessing na ito. Maawa ka po sana pakibasbasan sa pangalan po ng Panginoon sa Kristo. Amen. Kain tayo, kain po. Kain po. Kain po tayo. Kasi na wala ko tsara. Kaya ako siya na sa Ang tuwa nila'y walang mag-
pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi. Para sa inyo po, nanay. So yun po mga kabisnes naming minamahal, pasensya na, ginabi na tayo. Ayun na, nandito po tayo ngayon sa Lopez Quezon po mga kabisnes. Kung naalala nyo po yung ating tinutulungan na si Kuya Julie, yung tatay na nabulag yung kanyang mga mata, ano po, dahil sa natalsikan ng kung anumang bagay nung panahon na siya ay nagagapas daw po ng palay. Kailangan natin puntahan ito si Kuya Julie. At dahil nga po doon sa ginawa nating video nung nakaraan sa kanya, nung na-upload po natin yon, ay napanood po nung kanyang mga kamag-anakan sa Masbate. At napanood din po nung kanyang kapatid na nasa abroad. Ano po, yun, nakausap din po namin yung kapatid niya sa abroad through messenger. At yun nga, umiiyak mga kabisnes dahil sa labis din na pag-aalala. Eh sabi niya, kuya kabisnes, pasensya ka na kasi wala rin akong maitutulong ngayon doon sa kuya ko dahil sa nanggaling din po siya sa pagpapagamot dahil sa malubha rin yung naging kanyang karamdaman at kasalukuyang nagpapagaling. So ngayon po mga kabisnes, nung kami ay nakapag-usap tungkol nga kay Julie, nabanggit niya na meron nga talaga silang history na ganyan na kapag sobrang namumproblema na o nadidepress ay nagpapakamatay nga daw po. Ngayon ang inaalala natin dito, ano po mga kabisnes, dahil nung pagkatapos namin magkausap nung kanyang kapatid ay sinikap naman namin makontak si Julie, ano, kasi medyo matagal-tagal na rin, diba, bago tayo ngayon nakabalik dito. At yun nga, medyo
nararamdaman ko habang kami nagkakausap, mabigat yung kanyang damdamin dahil sa binabanggit niya na yung pagpapaopera doon sa kanyang mata, nagkaroon yata po ng problema, ano, doon sa mag-oopera. Parang ganun, hindi ko pa po check ano po mga kabisnes. So ngayon, samahan niyo po kami at pupuntahan natin si Kuya Julie para maiparamdam po natin yung ating pakikiramay sa kanyang sitwasyon, ano po, yung malasakit natin. Maramdaman niya na merong nagmamalasakit sa kanya, para wag naman sana mauwi sa ganoon na pagpapakamatay, ano po mga kabisnes. Wag naman sana. So ngayon, kahit na alam naming gagabihin tayo mga kabisnes, sinika pa rin natin na makapunta rito para makausap siya at saka kung ano yan yung maipaabot po natin na tulong, ano po mga kabisnes. Ayun, nandito kasama ko yung aking team, Mrs. Kabisnes. Ayos ka lang. Alam po. Bye, Papaya. Magandang gabi po. Ito si Aldrin. Good evening po. Ano na, kumusta ang biyahe? Okay naman po. Ha? Masaya. Masaya ba? Yan si Kuya Buknoy, Intoy, tsaka si Kuya Damulag. Yan si Aldrin po mga kabisnes, ay first time na nakabiyahe ng malayo-layo, ano po. So ayun, medyo nahihilo kanina pero naka-recover naman. Opo. Ayun. Makakabawi din po ito. So yun, tara, puntahan natin si ano, si ilak na lang muna itong sasakyan. Puntahan natin si Kuya Julie, ano po mga kabisnes. Bali, masusurprise siya ngayon. Hindi niya alam na darating po tayo, mga kabisnes. Umiya kasi siya doon sa telepono abang nag-uusap kami dahil nga daw karoon ng problema doon sa mag-uopera. Parang lalong bumigat yung kanyang damdamin kasi yung pag-asa niya na mauoperahan na siya ay hindi na naman daw po matutuloy. Kaya puntahan natin. Sige, mauna kayo. May ilaw naman siguro kayo. Diyan, sunod ka na lang ma. Mauna ka. Magandang gabi po. Magandang gabi po, sir. Pasensya na kayo. Binabi na kami. Ay, si Julie. Dito po, sir. Musta na, Kuya Julie? Ay, sir. Ginapi po kayo, sir. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi po. Kamusta na po? Salamat po at nakarating po kayo. Punta po kayo dito. Hindi kasi... Naalarma kami doon sa ano, nakausap namin yung kapatid mo pala, Kuya Julie. Oo. Anong pangalan nun? Si Ami po. Oo, nakausap namin na sa abroad siya. Opo. Oh, yun nga. Ay, iyak mang iyak. Nag-aalala sa iyo. At naikwento niya rin sa akin na may history pala talaga kayo ng ganun. Na nagpapakinikitil yung sariling buhay. Opo, huh? Yung bolso po, mga kapatid ko po. Yan, sinundan po niya. Yan nga, ba't naman ganun? Ang problema, Kuya Julie,
Hindi naman ibibigay sa atin niya kung hindi natin kaya. May mga gagamitin naman siyang kasangkapan, di ba? Mm-hmm. Ano ba nangyari, kuya? Sa ano mo? Sa doon sa operasyon ng mata mo, Kuya Julie? Yan nga po, inano po ako ng doktor na pinaasa po ako nila na hindi naman pala kaya po nila yung ano na sa operasyon ko na po yun. Eh, pinasa naman po nila ako sa PGH po. Eh, sa wala man po kami, ano pong gagawin ko po dyan? Eh, wala man po kaming magagastos papunta dyan sa PGH po. Kaya po, ikaw na lang po talaga ang pag-asa ko po na matulungan po ako makapaghanap buhay na po. Walang alam po sa mga anak ko po, sir. Kaya ganito sito eh. Mamaya, yun na, nandito na kami. Sub ka konti. Bang sabi daw nung anong gagawin daw natin, anong sabi ng doktor? Yan nga po, yung binigay po sa amin papel dyan ay ano po yan, yung may transplant po na gagamitin. Ano po, ako nakipagtalo sa kanila na sabi ko, Dok, pag mawala lang po yung puti sa mata ko po, ako po ay makakita na po, ba't gagamitan pa po ng transplant? Hindi na po siya nag-imik sa akin. Yan na pong ano niya sa akin. Ay ko, tara na. Tapos nagsabi siya, gusto mong kuhaan ko muna yung pterygium ang mata mo. Tapos papatungan ko ng membrane. Sabi ko, kung ano, tanggalin mo yung pterygium sa mata ko, papatungan mo ng membrane na hindi rin ako makakita, mauwi na lahat po kami. At basta yung binigay mong papel sa amin, yun na lahat po ang amin dadalhin. Wala na pong iba. Hindi na po ako pumayag. Tapos binayaran na po namin yung kamot na yan. Binigay nila sa akin. Napakaano na po ng sitwasyon ko po ngayon. Para na pong gumuho po talaga ang mundo ko. Nung hindi naman lang nila kaya palang gawin yung ano sa katawan ko. Problema ko, pinaasa po talaga po nila ako. Yan po ang totoo. Yung kamag-anak mo ron sa Masbate, napanood ka rin yata, ano? Opo, nagpunta po rito ang aking tatay ko po. Ah, nagpunta rito? Opo, mga tatlong araw po. Nung dumating po kayo, mga tatlong araw po, dumating po din sila po. Ilang araw na ba tayo nang galing dito? Parang ano na po ay? 2 weeks na. 3 weeks. 3 weeks, ano? 3 weeks. 3 weeks. So, anong plano niyong mag-asawa ngayon? Gustuhin ko man po, wala man po kami pampa-opera po doon sa Maynila. Hindi ko rin po alam ang gagawin ko po. Sir po mga kabusiness, ano, doon sa mga kabusiness natin na merong kakilala siguro, baka pwede kaming maglambing kahit na referral lang po mga kabusiness. May kilala kayo na doktor sa mata na pwede naming dalhin si Kuya Julie, ano po, para ma-check up yung mata niya para malaman natin talaga kung ano yung condition. Kasi mahirap din kasi yung ano, yung hindi mo kakilala, di ba? Iba pa rin yung may referral. So yun na ngayon ang andyan yung mga papeles mo. Andyan po. Patingin daw. Pwede yung makisuyo. Huwag ka nang umiyak.
Asan yung mga bata? Naroon po, sabihan ko yung pangalawa ko po. Yung dalawa po, yung bonsa at saka yung pangatlo nandito po sa akin. Yung panganay? Nasa mas bati na po. Galing po sa Buntin. Yung pong inuntahan po namin na nagbalik-balik po kami doon sa Unisan. Ito naman po yun sa Los Lopez. Magkaiba po? Nung ano po kasi nung medyo na natalo po yung ano po namin, yung tumutulong po dito, parang hindi na po siya, hindi na po kami nag ano, kaya pumunta po kami sa Lopez. At mayroon naman po kaming kakilala doon na nagpatingin nila po ng mata, nakisabay po kami dito. Sino po yung nagbigay ng doktor? Ito po, yung doktor po, si doktor, ano po, doktor. Huwag mo nang banggitin pangalan ng doktor. Huwag tayong... So ayun na Kuya Julie, mga ka-business, lulubusin ko na yung pagtulong ko rito at pagmamalasakit dito kay Kuya Julie, kasi nababagabag din yung aming damdamin, ano, dahil nga sa sitwasyon niya, kung gusto niyang makapaghanap buhay na po, maasikaso yung kanyang mag-iina, kaya lang wala nga siyang kakayanan, wala siyang magagawa dahil nga sa wala siyang paningin. Ngayon siguro Kuya Julie, kung ano, isama ka namin sa Maynila, isasama namin kayo, tapos doon tayo maghanap ng doktor na titingin ulit panibago sa mata mo, tapos kung ano yung makakaya namin tulong hanggang sa ikaw ay ano, makakita ulit. Siyempre yung sa amin, limitado lang yung aming kaya. Biniling ko sa inyo, lagi kayo magpipray. Kasi yung mga ganyang sitwasyon kasi, kung sa tao lang tayo asa, wala tayong katiyakan eh, di ba? Isang tanging makakatulong talaga sa atin dyan ang Panginoon Diyos. Dahil sa Kanya, walang imposible, di ba? Ano, sino yung isasama natin? Babiyahe tayo ngayon. Babantay. Ilan po yung anak niyo dito? Tatlo. Maliliit pa po sila, no? Yung kasama ko po na apat na taon. Ako yung 8 taon po. Tsaka yung 11 years old. Tapos na po yung ano, pasok? Tapos na po. Ano na po, siyempre na po yung kahapon. Pwedeng ano, isasama yung pati mga bata. Oo, hindi na naman maiiwan. Tsaka yung isip din nila sa mga anak ko nito kan. Sa bagay. Nasa Maynila. Sama nyo na lang din pati mga anak nyo. Hindi po ba nakakaya? Kasi po, ako na po kasi maiiwan sa mga anak mo. Eh pagka na-disgrasya pa yan, no? Mas malaki ang ating magiging problema. Hindi nila mapapakali doon. Hindi nila alak niya. Nakaya po kasi kapag dinala ka po namin lahat yung anak namin, tapos ito po yung kasama ko. Okay lang po. Huwag mo na pairali niyang iya dahil matindi ang sitwasyon ninyo. At saka isa pa, kami naman ay nagmamagandang loob. Wala naman kayong dapat alalahanin. Kaligayahan naman namin na makatulong, lalong-lalo sa kagaya ninyo. Pausapin ko muna po yung mama ko po. Tapuntay muna namin dito. Di, sige, ganito. Mga ka-business, pag-usap muna kayo mag-asawa, no?
pag-usapan niyo mabuti. Ngayon, ang sa amin naman, Mrs. Kabusiness, walang problema kung isama niyo yung mga bata. Bali, ilang bata ba yung ano kung sakali? Tatlo. Kung isama ninyo, total meron namang matutulugan doon sa bahay dahil yung kabilang kwarto ay bakante. Double deck naman yun. Tapos sa para tama yung binanggit ni Mrs. Kabusiness eh, para hindi kayo mag-alala. Okay. Diba? Magkakasama kayo buong mag-anak. Kasi pag pina-check up natin si Kuya Julie, halos nandun lang po sila sa bahay. Hindi naman sila din ano, mapapaano. Eh kasi kung nandirito tayo, nandito sila, sa isip nyo rin yung mga bata. Para tuloy-tuloy po yung pag-check up natin kay Kuya. Pag-asikaso po ba? Maraming salamat po sa tulong niyo po sa amin. Hindi po lang makalimutan. Ayaw mo matatapos din yung ate. Naway, ano, tulungan tayo ng Panginoon Diyos. Matapos yung problema niyo. Kumaga kasangkapan lang din kami ng Panginoon Diyos na maayos yung kalagayan ni Kuya Julie. Kasi mahirap pag yung mga anak naman ang mapaano, diba? Na kahit saan kayo pumunta, kailangan kasama niyo yung mga anak niyo. Nag-uusap kayo, tapos kasapin niyo yung biyanan niyo. Mama mo ba yun? Mama mo? Oo. Doon naman, ang mangyayari doon, Kuya Julie, kung sakaling papayag kayo, no, na kasama namin kayo doon, doon kayo sa bahay titira, no, habang ikay pinagagamot. Basta, ano gagawin namin lahat ng makakaya namin, ano, para bumalik yung paningin mo. Basta, ano, yun mga kabusiness, kami po ay nakikisuyot, naglalambing sa inyo dahil alam namin ito ay isang imposibleng bagay na hindi naman imposible sa Panginoon Diyos, ano? Kasi nga yun na tinanggihan na rito sa probinsya, so ibig sabihin hindi siya ganun ka simple, pero pagka gumawa ng himala ang Panginoon Diyos, magiging napakadali lang yan. Kaya Julie, ano? So yun na makikisuyo po kami, baka may mga kilala po kayo mga doktor sa mata na pwede naming lapitan doon sa Maynila o kahit na medyo malapit lang doon. Paki-message lang po si Mrs. Kabusiness, ano po, ilalagay namin sa comment section yung link ng kanyang messenger, pati kay Papa din sa kayong sa akin po. Pero kung maaari, sana kay Mrs. Kabusiness kayo mag-message, kasi sa akin sobrang dami na pong message, di ko na po naasikaso talaga. So kay Mrs. Kabusiness at least kahit papaano po. At ayun, magiging maayos din yan lahat, ano, ha? Tapos may awa ang Diyos pagka bumalik na yung paningin mo, no, Kuya Julie. Saka natin pag-usapan kung ano yung plano mo pa. Ano yung plan? Paano pa namin kayo matutulungan? Maging sa inyong ano, kabuhayan, ano? Himala ang Panginoon Diyos. Huwag lang tayong mawawala ng pagtitiwala sa Kanya. Ha, Kuya Julie? Okay. Tapos huwag na huwag mong iisipin yung ikitilin mo yung sarili mong buhay. Kasi mabigat na kasalanan yung Kuya Julie sa harap ng Panginoon Diyos. Ano? Saka yung makawawa na may mga bata, kapag iniwan mo yung mga yan. Matitiis mo ba yung mga anak mo kung halimbawa wala na yung tatay nila? Na at least di ba? Habang sabi nga, habang may buhay, may pag-asa, di ba Kuya Julie? Decision.
mag-usap muna kayo. Balikan namin kayo mamaya. Kung may desisyon na kayo. Sasama na lang po. Sasama kayo? Sige. Ako na lang. Ma'am. Magpaalam kayo, no? Magpaalam kayo. Sige. Tulungan nyo na lang, ano? Kagawa. Apo. Kaya nang bahala. Sige lang po. Yan ang anak. Isa sa tinutulungan natin yan. Padre di pamilya na nabulag. Yun na, siyempre. Sobrang hirap ng sitwasyon nila. Nakausap niyo na? Ano sabi po Mike naman? Pwede na? Kaya mahila para maupirahan ka. Pwede ka na, Kuya Julie? Opo. Sige. Maraming po salamat sa iyo, sir. Tingnan po, ma'am. Maraming po ang tulong mo. Ngayon po ay bawasan na rin po ang namin sa na mayroon po kayong pag-asa ng akit na po ang asawa ko po. Dahil po sa tulong po rin yung mag-asawa po. Thank you po. Opo. Yung kanyang ano, panganay. Pangalan mong anak? Yung pangalawa yata ito, ano? Ah, pangalawa? Ang pangalan mo, anak? Na, ano nyo na yung gamit nyo? Naayos nyo na? Angela. Sige, tara. Dahan-dahan na tayo. Mati mo yung aso. Chuchay. Chuchay! Kasama ka, Chuchay. Kasama yung aso. Balutan natin ang damit nyo din. Okay. Ano, Chuchay? Pampers. Ako ba pampers si Chuchay? Pampers. Ito, anong pangalan niya? Jamela po. Ha? Jamela. Jamela. Yung bunso. Ako kang papa mo dyan. Ang baba ni ka. Left and right naman tayo nito, be. Ako yan. Sige kuya, nakababangga mo ko. Dali lang, hawakan nyo si, ano, si Kuya Julie. Lalayan nyo. E paano, binili nyo itong bahay? May mag-aasikaso ba rito? Mga kabisnes din tayo nakapagpaalam dun sa kanilang, ano, sabihan na ni Kuya Julie gawa ng ngayong oras na rin po. Masyado na istorbo. Tara, sa'yo may sis ka business. Kasama yung kanilang ano si Chuchay. Babae po. No po. Kasi mag-aalaga po eh. Kaya pinasama ni Mrs. Ka business. Chuchay. Chuchay. Ano ko, pumasok na. Sa mga kabisnes, sasabay daw po papunta Maynila itong ano. Ano mo ito, Kuya Julie? Pamangkin po ng asawa ko. Pamangkin ng asawa mo? O sige ate, hali kayo. Sila ba isa na isa biyahe? Hindi naman nasuka. Ito lang ho. Baga sumuka, may iwan ka. May plastic kayo. May plastic kamay? Pag ano kayo na plastic? Mag ano? May bahay kayo doon te sa Maynila? Oo. Sasyahin ko. Sasyahin mo? Sige po, sakay na po kayo. Sakay lang. I-guide mo na lang to eh. Balik ka na! Para tayo maka utay-utay na po ano at mga kabisnes at ano lang. Pwede po magyakap bago umalis sir tayo. Yayakap? Sir, maraming salamat sa tulong nito sa akin sir. Natalawin ko pitong mukha na loob ko sa iyo. Salamat po sir. Ano man yun. Salamat tayo pagka okay na lahat ha.
Nay, tutuloy muna kami, Nay. Wala si Nanay. Salamat po, Nay. Salamat po. Bye-bye, Nay. Ingat kayo rito. Ito yung sa harap kayo na dalawa ni Bay. Dalawa. Tsaka yung nanay, para makapagpahinga ka. So, ano, kaya... Ay, palagay ko doon si Kuya Buknoy kasi matutulog siya eh. Pwede mo. Dito ka lang, palit na lang po ganun yung Kuya Buknoy. Diyan ka na lang po. Para mabilis na pagka ano, kailangan magbukas ng pinto. Dito ka na lang. Dito ka o, pwede mo. Dito? Okay. Don't rito ka na o. Yan. Okay lang po kayo dyan. Ayos na po. Ikaw na, dito Trin, sabi kayo kuya. Para ang ibang bata makaupo. Dito na kami, nakasakay na. Dito na kami. Nakaka-business sa pagpahingayin muna natin si Kuya Buknoy. O naman lang magka-drive. Tara, let's go. Anong oras na ito eh? Plus gis. Plus gis? 20. Darating tayo doon ay... Maga na. Maga na. Sa mga kabusiness, gumaan lang kami rito 7-Eleven. Bili tayo ng pagkain po saka tubig. Yung sinabay ni Kuya Julie, ano niya pala yun? Ipag, ano? Ipag. Yung kawawa din naman kasi. At pagka namasayan sila papunta rin sa Maynila, malaki-laki rin yun. So buti na lang nakisabay sa atin, ano. So yun, dira na tayo. Asan yung iba? Umihi. May po yata. Kaya Julie, kain muna tayo. Apo. Eh. Mga bata, bigyan mo. Apo. Tubig. Ito po. Kaya Julie, oh. Teo. Ay, si Kuya Buknoy, oh. Ay, pakainin muna. Singin mo. Baba. Baba. Kain muna. Noy. Ay, kain muna, Noy. Magkaon ka muna. Nandyan sa'yo ang anong? Yeah. Sauce? Nandyan, nandyan. Ah. Sa ilalim. Sauce? Ano na yung maraming laba? Ito po.
huli ako na mag... Yung tatay kasi ng ano, ay yung asawa nito, yung ipag ni Kuya Julie, nandun sa Maynila nagtatrabaho po. Pwede mo pasuhin po ko neto. Saan ko sila? Saan ko sila? Ay po, Mrs. Tatay ako. Tatay ang tubig ko. Tubig ko. Kasaya ba yan? Tubig. May tubig ka na? Ano pa? May tubig pa dito ah. Ah, ate. Tamay sa sponge ka. Tamay sa sponge ka. Hindi pa walang tubig? Yeah. Oh, hoy, salamat ah. Saan pala yan? Bakit na sila ng kape? Okay na, si Kuya Buknoy po, ano muna natin? Paingayin muna natin, antok na antok si Kuya Buknoy. Ano muna ulit. Dito na po tayo banda sa may ano, Atimonan, mga ka-business. Yan, no, 7-Eleven sa may Atimonan. So yun po mga ka-business na nandito na kami. Ayan, nandito si Kuya Julie. At yung kanya misis ay nandyan sa CR. Ano po. Ayos lang nila botchok yung ano, diyan. Yun yung sa folding bed. So, unan. May unan na sila. Umot. Meron na ron. So yun na Kuya Julie. Asan si Ate Bilma? Jocelyn. Bilma tuloy. Magalit si Ate Jocelyn. O, pansamantala, dito muna kayo, no? Kasi naman kayo doon. Double deck naman yon, no? Tapos may electric pa na dyan. Tapos may extra pang banig just in case na kakailanganin, no? Ngayon, ganito, kuya. Kasamahan kita kapag kalimbawang ano, magpapa-check up, no? Para maintindihan ko rin kung ano yung condition ng ano, ng mata mo. Kung ano yung sasabihin ng doktor. Basta mag-pray lang tayo. Kasi syempre, nasa Diyos pa rin talaga yung ano eh. Yung ikang nga eh.
siya pa rin talaga magbabalik ng paningin mo, bagaman mayroong mga gagamitin kasangkapan ng mga eksperto sa bagay na yan, doktor, di ba? Pero yung talagang magbabalik niyan, ating Panginoon Diyos. So yun na, mga kabisnes, salamat po ulit sa walang sawang suporta sa amin. At ayun na, huwag kayong mag-alala at lulubusin ko yung pagtulong dito kay Kuya Julie para sa pamilya niya, mga bata, masikaso niya. Ano? Ati Jocelyn? Sige na, pahinga na tayo. So yung mga kabisnes, hanggang dito na lang po muna. Dream, pahinga ka na rin na. Dito kayo. Sabi na po mga kaya. Tabi kayo. Ay, hindi mo may. Yari na naman ako dito. Bakit? Ba't ako mayayari sa'yo ako? Ay, may kumalintan pa na. Tantong mga tato. Paggabi, kaninang umaga, biglang nakakabay po sa akin ito eh. Gulat ako. Pagbili ko na box ng ulam.